Okay, magandang gabi mga kabakyard. At welcome po sa ating YouTube channel, May Bakyard TV. Pasensya nyo na po yung nagkakantahan dyan po sa ating kapitbahay. Kasi nag-i-enjoy sila. Okay, ngayon mga kabakyard ay pag-uusapan naman po natin kung ilang hours o ilang days nga ba yung CCO natin sa ating incubator bago natin ilipat sa brooding. Marami kasi yung mga bago pa lang na nag-incubate, yung excited lalo pa first time mo na nakapagpapisa ng CCO sa iyong incubator. Yung ginagawa nila ay binubuksan nila kaagad yung kanilang incubator para masilip yung CCO. Kaya nga yung purpose ng ating incubator, nilalagyan na lang natin ng salamin tulad nito. Sa akin kasi ref na maliit, kaya salamin na yan. Yan, salamin na yan. Yan, para yung purpose ay hindi tayo panay bukas na bukas ng ating incubator pag hindi kailangan. Pero pag kailangan naman, pwede mo naman buksan pero wag yung madalas na pagbubukas ng incubator. Ito po yung mga CCO natin sa loob ng ating incubator. Kanina pa po silang umaga nag-hatch kasi gabi. Yung pag-load ko kasi nito gabi, so count natin yung one day pag gabi kasi 24 hours yung count natin. Bali ngayon, pasok na sila sa tinatawag natin na 19 days. 19 days until tomorrow. Kasi 18 ng gabi sila napisa, nagkaroon ng crack 18 ng mga sabi niya ta, something ganun. So onward ng morning na yon until gabi, yun na rin yung count natin na 24 hours, no? Ngayon, ayan. Yung iba dyan ay katulad nito, yung isa ay basa pa. Yun, basa pa. Ito naman yung mga ganito. Yan. Okay na yan. Kasi ito, hindi natin pwedeng buksan muna yung incubator kasi yung iba, ang mga ganito ay hindi pa nahahatch. Antayin natin na perfect hatch na talaga sila bago natin buksan yung incubator at ilipat sa ating brooding. Na? Sa kalagahan po nito ay maiwasan natin yung ibang sisiyo tulad nito na pag binuksan kasi natin yung ating incubator ngayon, so mawawala na talaga yung init at saka yung humidity na nakakonsentrate dito para sa pagpisa nila, no? So ganun. Yan yung mga shell, yan nahuhulog sa baba kasi nahuhulog nila yan dito. Tapos yan naiipon diyan. Ayan. Tapos yung sa taas, ito yung problema ko kasi hindi ko to pwedeng buksan hanggang hindi mapipisa lahat. Ito kasi yung itlog na huling pinasalang sa akin. No? Ganun talaga pag manual, hindi natin to maiikot. Pero okay lang yan. Bukas kasi kukunin ko na yung mga ito. Yan, yung mga ganyan, yung mga ano na. Ito. Kasi yung CCO, sa loob ng incubator, mabubuhay yan sila within 72 hours. So, sa 72 hours, equivalent yan ng 3 days. Kaya nga, meron napipisa na early 18. So, magka-count ka ng 19, 20, 21. Ganun. Kasi meron, ano, merong nag-early hatch katulad nito. Early hatch yung iba naman ay patuloy. Baka bukas, maubos na silang mag-hatch. Kaya, ililipat na rin natin sa brooder. No? At, eto, pwede na itong kunin within 24 hours. Pwede na itong kunin. Pero sa disco, antayin muna natin na mas marami pa yung mapipisa bago natin tanggalin. Yung mga basa na yan, hindi pa yan pwede tatanggalin kasi lalamigan yan. Eto yan. Ito yung kanina, yung mga first na napipisa. Yan. Yung mga sisiw ko nga pala nito ay mix ng free silk at silky. Yan. Ito baka black silky ito. Yan. So, ayan mga kabakyard, no? Yan po yung mga kunting kaalaman at tips para para iwas tayo sa mga mamatayan ng mga sisiw, lalo na sa mga baguhan. Suggest ko lang po, huwag tayong sobrang excited na makuha yung mga sisiw, no? At kung ikaw po ay nagbibidyo sa iyong mga sisiw, mas maigi, lagyan mo ng salamin para makikita mo yung sisiw mo sa loob ng incubator na hindi binubuksan yung incubator mo. Okay. About naman sa humidity,
Okay, lalapit natin ng konti. Ang humidity natin is 67. 67. Oras natin is 10:17 ng gabi. Yan. Ah, 68 siya ngayon. Umakit siya. Ah, 68 yung ating humidity sa loob ng ating incubator. So, yan yung amount pa rin ng tubig natin. Same. No? Tumaas yung humidity natin dito, mga kabakyard. Dala na lang po yan ng mga, ito yung mga moist na mga sisiyo, no? Ayan yung mga basa nila. Kasi may fan yung ano natin. So, mabilis sila matutuyo. At yung pagtuyo na mga basa o yung moist sa kanilang mga balahibo, yun yung nagkukos na tataas yung ating humidity, no? At kung kailangan talaga ng humidity, pataasin ng humidity, pwede mong magdagdag ka ng maraming tubig pag kailangan. Pero pag hindi naman kailangan, huwag na tayong magdagdag ng tubig. So, sa akin, hindi na ako nagdagdag ng tubig kasi alam ko yung aking ginawa ay okay na. Goods na dyan sila. Ayan. At isa pa yung mga kunting kaalaman. Bago natin ilipat sa brooder yung ating mga sisiyo, kailangan yung ating brooder ay naka-preheat na. So, dapat naka-preheat na siya ng 5 hours para yung init dun sa inyong brooding ay stable na. Yan. Isa pa pala, mga kabakyard, kung bakit hindi natin pa naibukas na bukas yung ating mga incubator sa loob na ano yung hindi natin pinibuksan during hatching day ng ating mga sisiyo, no? Yung makikita niyo guys, yung bitak na yan, 'di ba yung sisiyo doon umiikot sa loob? Umiikot sa loob yung sisiyo. Kinakrak na yan. So ibig sabihin doon, wet yung kanyang loob kaya makakaikot siya. Ngayon pag binuksan natin at sumingaw na yung init at saka humidity niyan, may tendency na didikit yung sisiyo doon sa kanyang eggshell at magkaroon na ng tuyo kasi yung moisture doon sa loob ng incubator niya inawala. At pag nawala yon yung natural moisture doon, ay magkukos na yan ng suffocate sa ating mga sisiyo. At yung pinakamahalaga pala dito, during hatching time, yung ating ventilation. Yung mga ventilation natin sa fresh na hangin na nagagaling sa baba. Sa akin kasi, yung electric fan ko niyan, yung fan ng ano ko yan, yan, may butas yan sa likod ng kanyang fan. So, yung hinihigop niya na hangin ay talagang fresh papunta dito sa loob ng incubator. At same time, may butas yan sa baba kung saan papasok yung mga fresh air. At sa taas din meron kung saan lalabas yung mainit na hangin. Ayan po. No? Yan po yung mga ideas at tips na pwede nyong gawin pag kayo po ay nag-incubate lalo na sa mga baguhan dyan. Hindi ko sinasabi na ako ay expert, pero yan po yun according to my experience. No? Experience po yung pinaka maganda. Sa tagal-tagal ko na nag-incubate, so parang na-master ko na rin kung paano mag incubate sa mga itlog. Na? Ayan. So, ganito lang mga kabakyard yung tips na ibibigay ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko kanina. Huwag pa na ibukas ng incubator pag hindi kailangan. Yung itlog. Yung sisiyo natin dyan ay mabubuhay hanggang 72 hours kahit hindi mo yung kinuha, kahit hindi mo pakainin, kahit hindi mo pinamin ng tubig. Pangatlo, proper ventilation ng ating incubator. At pang-apat, iwasan nga yun. maglagay lang tayo ng extra tubig pag kailangan na talaga sa humidity. So, okay mga kabakyard, no? Yun lang po yung mga tips natin about incubation ngayon. Ay mga kabakyard, no? Sana may natutunan kayo. At shoutout ka pala dyan sa mga solid subscriber ko, no? Na nag-message sa akin na successful yung mga hatching nila sa kanilang incubator. So, keep up the good job lang po sa inyong lahat. Okay po mga kabakyard, and happy farming and God bless you all. And see you soon sa update naman dito ulit sa ating sisiyo. Okay mga kabakyard. Thank you.